Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Reyes Cooking. Ayan, let's cook ginisang gulay. Simpleng ulam ng mga Pinoy. Super yummy. So let's start. Let's prepare garlic and onion, and of course we need to chop it. Char English shine. Yeah. Hiwain lang natin ng mabuti. Huwag isama ang daliri. Mahirap na. Mas okay tong pork kapag ginisa kasi parang para sa akin malasa ha. Pero it depends on you guys kung pwede rin chicken yung ano nyo sa gulay ilagay. It depends on you guys. So ayan, ihiwa-hiwain na lang natin na maliliit para mas na ano talaga yung lasa. Manunuot ang lasa. Pala guys, nakalimutan ko ang kamatis. Yan, kasali pala yan. I forgot. So, mabuti na lang. Naisipan ko. At mag-ano tayo ng okra. I-ano lang natin, hiwa-hiwain natin sa isa. Pwede hiwain natin na dalawang beses. It depends pa rin sa inyo guys kung anong gagawin nyo. Then of course, let's cut the string beans or batong. Tapos sunod naman yung kalabasa. Babalatan na lang natin kasi pwede naman kainin isali yung balat pero mas I prefer na babalatan talaga. And isunod naman natin yung talong or eggplant. Hiwa-hiwain na lang natin guys. Ayan. Depende rin sa inyo kung anong style ng paghiwa nyo ng gulay or vegetables. So, ayan. Tapos na ako mag-cut ng mga gulay. So,
prepare na lahat ng mga ingredients. So, ano pa hinihintay natin? Let's cook! So, of course, maganda na kawali. Ayan. Mainit na. Lalagyan ko sana ng mantika. So, napaisipan ko na may taba pala sa pork. So, yun yung gagamitin natin na pang mantika. Ayan, gigisahin muna natin yan. Kunin natin yung kanyang mantika. Kasi mas maganda rin para mas malasa yung niluluto natin na galing talaga sa karne yung ginagamit natin na mantika. Lagyan natin ng asin. Then, after that, I covered it. Then, kung medyo hindi pa siya brown, ayan, i-ano muna. Hindi pa siya brown, so, kailangan i-brownish pa natin para mas yung mantika niya talaga lalabas talaga. Pagkatapos, takpan muna natin. Tapos, ilang minuto, ayan na. Haluin lang natin hanggang sa, ayan, i-set aside natin muna. Then, yan, may mantika na siya. So, pwede na natin ilagay ang una ang bawang. Ayan. Isahin muna natin. Then, after that, medyo brown na yung bawang. Isunod naman natin ang onion or gumbay. Diba? Ang sarap. Pagkatapos, kamatis. Ang combination ng kamatis, onion, and garlic. It's very yummy. And after that, pag medyo malambot na yung kamatis, pwede natin siyang ihalo lahat. Pati yung taba ng karne. Ayan, ihalo natin. Then pagkatapos, ilagay na lang natin yung karne talaga, yung tinatawag unod. You know what is unod? The meat. Ayan. Huwag kalimutan yung magic sarap. Noir cubes. And of course, ayan, ilagay natin soy sauce. Ayan. Kalahati lang ng soy sauce kasi gagamitin natin pag may gulay na mamaya. Ihalo muna natin yan. Ihalo para mas malasa talaga yung karne natin. Tapos, takpan natin ulit. Then, kunin na natin ulit kasi nakalimutan ko yung pepper. So, I forgot to put pepper. And then, cover natin ulit. Para yung manusma na talaga. Ayan na. Lagyan natin ng water. Ayan. Tama na yung water. Maybe nasa 300 ml of water na nilagay ko. Cover natin hanggang sa kumulo na ang ating soup. Ayan. Then, pwede na natin siya. Tingnan muna natin kung malambot na ang karne. Kung hindi pa, let's cover it again. O, diba? Nag-iba na yung natin, takip. Parang ex mo. May iba agad. Oh my God! Wow! Nasubuti, tikman natin guys. So, okay na. So, ilagay na natin ang gulay. Ayan, napakasarap yan guys. Sobra. Ihalo lang natin ang mabuti. Let's halo-halo it. Ayan. Itong gulay is simpleng gulay lang to guys ha. Pero napakasarap. Ito yung pagkain na maubusan ka talaga ng kanin. Yung nagda-diet ka tapos ito yung ulam. Ay, let's cheat the diet. And i-cover muna natin. Then after that, kung ganyan na, pwede na natin siyang i-check yung mga gulay kung malambot na ba. And then, handa na tayo ng lagayan. Patapos na rin yan, guys. So,
Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and please don't forget to like, share, and comment. Thank you guys for watching. God bless!